Magandang araw po. Ito po si Dr. Carol Tarok. Isa po akong obstetrician-gynecologist. Marami na po kaming nailabas ng mga videos tungkol sa general health at sa linya ng obstetrics and gynecology. Kung gusto nyo madagdagan ang kaalaman nyo tungkol dito, kung gusto nyo maintindihan ang inyong nararamdaman, at kung gusto nyo matutong pangalagaan ang inyong mga katawan, ang channel na to ay para sa inyo. Mag-subscribe lang po kayo sa amin. Ano ba ang mga kinakailangang vitamins and minerals ng isang buntis? Ang pangangailangan ng buntis ay depende sa kanyang diet. Mayroong babaeng mahina kumain, mayroon namang malakas kumain, mayroong mapili sa pagkain, at mayroon naman na halos hindi makakain dahil sa paglilihi. Kung halos walang kinakain ang isang buntis, pwedeng ibigay ang halos lahat ng vitamins and minerals para makumpleto ang recommended dietary allowance. Sa mga babaeng kumpleto na ang diet, may ilan pa ring vitamins and minerals na kailangang idagdag dahil sa pagtaas ng pangangailangan habang lumalaki ang baby sa loob ng tiyan. Ano ba ang mga vitamins and minerals na ito? Sa first 3 months ng pagbubuntis, kinakailangan ang folic acid. Nire-recommend din na inumin ito 1 to 3 months bago magbuntis. At tuloy-tuloy na to sa kabuuan ng pagbubuntis. Sa first 3 months, nagde-develop ang brain at spine. Binibigay ang folic acid para mapigilan ang pag-develop ng mga abnormalities sa brain and spine na ang tawag ay neural tube defects. Kasama dito ay yung spina bifida, anencephaly, at omphalocele. Nakakatulong din ang folic acid para mapigilan ang isang klaseng anemia, yung megaloblastic anemia. Dito ay sobrang lumalaki ang size ng red blood cells kaya hindi ito makalabas sa bone marrow. At nababawasan ang nagsi-circulate na red blood cells sa ugat natin. Kaya ang isang babae ay nagiging anemic din. Ang dose ay 400 to 600 micrograms per day. Pwede itong inumin kahit anong oras, may laman man ang tiyan o wala. Ang mga pagkaing mataas sa folic acid ay yung mga green leafy vegetables, kidney beans, Philippine spinach, tsaka mustard. Ang isa pang kailangan na mineral sa first trimester ay yung iron. Ang iron ay isang parte ng hemoglobin. Ang hemoglobin ay isang protein na nasa loob ng red blood cells. Ito ang nagdadala ng oxygen papunta sa mga organs natin at papunta rin sa baby. At kung kulang ang oxygen papunta sa baby, ito ay pwedeng hindi lumaki at pwede magkaproblema ang pagbubuntis. Pag kulang ang iron, may tinatawag na iron deficiency anemia. Pag nag-test ng dugo, ang hemoglobin ng isang buntis ay hindi dapat bababa sa 11 grams per deciliter. Pag may anemia ang isang buntis, pwedeng ito'y hingalin, palagi nahihilo, magkaroon ng sakit ng ulo, madaling mapagod, hirap makatulog, at maputla or yellowish ang balat. Ang required na iron ay 60 milligrams elemental iron per day. May tatlong preparations ito. Ang ferrosulfate 325 mg ay may 60 mg elemental iron. Ang ferrous fumarate 325 mg ay may 106 mg elemental iron. Ang ferrous gluconate 325 mg ay may 36 mg elemental iron. Ang iron ay magandang inumin 1 hour before meals at sabayan ito ng vitamin C para mas maganda ang absorption nito. Huwag itong isasabay sa coffee, tea, mga antacids at sa calcium dahil less ang absorption nito. Kung hindi naman anemic ang isang buntis, pwedeng i-delay ang pag-inom ng iron after the 3rd month. Ang side effects kasi nito ay pwedeng may feeling na parang nasusuka o pwede ring magsuka at pwedeng constipated o matigas ang dumi. Pag naka-iron, huwag ring magulat kung maitim ang dumi ng isang buntis. Kung kulang sa iron, pwede ring kunin ito sa red meat, pork, chicken,
sa green leafy vegetables, seaweeds, prunes, liver, whole grain breads, at eggs. Ang vitamins B1, B6, at B12 ay importante rin para sa development ng nervous system ng baby. Nakakatulong din ito para mabawasan ang feeling na parang nasusuka o ang pagsusuka sa buntis. May mataas na vitamin B ang chicken, pork, potatoes, at banana. Kung kumpleto naman ang diet ng isang buntis at hindi naman nagsusuka, pwede namang hindi rin uminom nito. Sa second to third trimester, pwede na magdagdag ng calcium. Ang calcium ay isang mineral na kinakailangan ng buto at ipin. Habang lumalaki si baby, ang buto nito ay tumitigas at humahaba, kaya lalong nangangailangan ng calcium. Kung kulang ang supply ng calcium ng isang buntis, pwedeng maging marupok ang mga buto nito at pwede ring maging mahina ang mga ngipin. Ang kinakailangang calcium ay 1,000 mg per day. Dalawang preparations nito, ang calcium carbonate na dapat inumin after kumain at ang calcium citrate na pwedeng inumin before or after kumain. Para maganda ang absorption ng calcium, kailangan isabay ito sa vitamin D. Pwede rin kunin ang calcium sa pag-inom ng isang basong gatas na may equivalent amount na 1,000 mg ng calcium. Ang vitamin D naman ay pwedeng kunin sa pamamagitan ng pagbibilad sa araw. Ang mga pagkaing mataas sa calcium ay ang sardines, salmon, yogurt, cheese at iba pang dairy products. Pag sobra sa calcium, pwede maging constipated o mahirapan sa pagdumi at pwede rin magkaroon ng kidney stones. Ang DHA ay isang klase ng fatty acid na tumutulong sa development ng brain, eyes, at nervous system. May mga pag-aaral na nagsasabing nababawasan ang behavioral at developmental problems sa baby, kamukha ng autism at ADHD. Napipigilan din ito ang preterm labor at na-maintain ang normal na body weight ng baby. Ang dose ay 200 mg per day. Mataas ang DHA sa mga fatty fish, kamukha ng salmon, herring, cod, mackerel at tuna. Mataas din ito sa oysters, lobster at shrimps. Ang DHA ay inuumpisahan after the third month. Hindi ito binibigay pag may history ng abnormal na pagdurugo. Sana po marami kayong natutunan sa video na to. Abangan pa po ang mga susunod naming topics. Maraming salamat po.